Pagpalabas na ng SARO, ang DBM, that was, if I'm not mistaken, June 25. And on that same day, ang DOH po, yun pong perang binigay sa atin ng DBM ay ipinaba na ho natin sa ating mga regional offices at saka mga ospital agad-agad. Ito pong worth na 90 billion pesos. This is for SRA and the hazard pay of all of those eligible healthcare workers. So kanila na pong matatanggap ang kanilang mga benepisyo with this money na kailangan po nilang matanggap, no, para hindi mag-expire yung pera na meron pong naibigay sa kanila. As to this other monetization, the monetization of accommodation, transportation, at saka food allowance, hinahanapan pa ho ng pondo ng national government. Kung matatandaan nyo po, yung pera para dyan ay naibalik sa DOH ng ating mga ospital nung December, end of December last year, dahil hindi na po nila magamit dahil hindi po sila napapayagan ng mga proseso ng gobyerno para magawa ito. Kaya pinabuti na ibinalik ang pera at tayo naman po ginamit ito sa mga beneficiary ng healthcare workers. Yung mga nagkasakit, yung mga namatay, dito po natin nagamit yung perang yan. Pero noong June 1 po na pag-utusan tayo ng Office of the President na pwede nating i-monetize itong mga ganitong klaseng benepisyo. So tayo po ngayon ay nakikipag-usap patuloy sa DBM para po tayo makahanap pa ng pondo para mabigyan naman po natin at maibigay ang monetization na accorded sa ating healthcare workers para po dito sa accommodation, transportation, and meal allowances nila. So gusto lang po natin ibigay alam sa ating mga healthcare workers that we are doing our best, the DOH is doing our best para po maibigay natin yung accorded na mga benepisyo para po sa inyong lahat.